Gabing-gabi na wala na naman si Danilo. Saan naman kaya nagsuot yung batang yun? Ay, baka niyaya na naman siya ng mga mayayabang na yun. Tay, sabihan niya naman si Danilo. At sa asyenda, kinakalimutan niya yung trabaho niya. Pag dumating yung batang yan, siguradong makakarunig sa akin yan. Luis, huwag mo naman masyadong pagalitan si Danilo. Baka lumayas yun eh. Intindihin na lang natin siya. Intindihin? Ba, Esther? Habang lalo nating inintindihin batang yan eh, lalong nagpapakariwara eh. Ano, iintayin natin may mangyaring masama sa kanya bago natin pagsabihan? Pinagsabihan na natin siya noon, hindi siya nakinig. O ano, kaya pababayaan na lang natin ganun. Ba, sumusobra na yung anak mo. Hindi lang kinabukasan niya, sinisira niya, pati buhay na niya. Luis, ngayon higit kailangan ni Danilo ang pang-unawa natin. Konting pasensya lang. Pasensya? Pag inuwian, pag merong masamang nangyari dyan sa anak mong yan, huwag mo akong sisisihin, ha? Hindi na pala sa Danilo. Ano raon yan? Esperanza. Mayor. Esther, pare Luis. Danilo. Danilo, ano ka ba naman, bata ka? Saan ka naggaling? Pinag-alala mo kami ng itay mo. Buti na lang kilala ng isang waiter si Danilo na anak mo. At alam nilang nagtatrabaho sa munisipyo. Eh kung hindi, bugbog sarado tong anak mo. Kumain mo kasi itong mga to sa restaurant eh. Iiniwan mo siya ng mga kabarkado niya nang hindi nagbabayad. Kaya yan ho, muntik na siya mapahamak. Buti ka mo, pinuntan ako sa bahay. Kung hindi, kung ano kung mangyayari dito sa kanya. Pare, salamat ha. Iaawas mo na lang sa sweldo ko yung pinambayad mo. Pare naman, wala yun. Ang sa akin lang, huwag lang sanang maulit ito. Kaya Danilo, sana matuto kang pumili ng mga kaibigan mo. Huwag sila. Masama silang impluensya para sa'yo. Siguro naman yan, Danilo. Alam mo na kung anong klaseng tao yung mga kaibigan mo. Iwasan mo na sila. Ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo, ha, Danilo? Bakit? Baliwala na ba sa'yo yun? Kaming pamilya mo, baliwala na rin ba kami sa'yo? At hindi mo na kami pinakikinggan? Si Esperanza, tinutulungan ka para makapasok uli. Ayaw mo. Si ma'am, merong magandang alok sa'yo. Tinanggihan mo. Danilo, ano pa ba naman ang gusto mong gawin namin para marandaman mo na may kwenta ka sa amin? Kahit ano pa nangyari. Kahit sa kabila ng mga kabiguan mo. Kayo? Naku, congratulations. Ay, natutuwa ako na akong kinuha niyong ninang. Kailan ba kasal? Sa susunod na linggo po, ma'am. Ako na ang bahala sa handa. Ako? Maraming po salamat, ma'am. Salamat sige. Po. Salamat po. Alis sige, po congratulations kami. Ulit sa inyo. Aalis na po kami. Sige. Katas po ng kalabaw, oh. Sarap na almusal. Buboy, lahat ng ginagawa mo para sa akin, yung pagdala mo ng gatas tsaka yung mga bulaklak,
Tigilan mo na. Bakit ho, ma'am? Masama ba sa ginagawa ko? Wala. Wala naman ho pala eh. Ba't niyo ako pinapatigil? Dahil ayoko. Caustic soda. Siguraduhin yung 1 kilo yan, di ba? At ilalagay niyo ito dito, 2 kalahating litro ng tubig. Paghahaluin natin itong caustic soda at saka itong 2 kalahating litro na ng tubig. Okay? Haluin lang ho mabuti. Ito ang tinatawag na lye solution. Okay? Ito hong lye solution na to kailangan pinapalamig. Meron tayo dito isang balde ng tubig. Maganda itong naisip mong ito, Celia. At maibabahagi ni Esther ang kanyang karinungan sa lahat. Makakatulong sa lahat. Magagamit nila para makapagsimula ng isang magandang negosyo. Sandra, meron na nga kaming binuong women's cooperative eh. Wala na kaming problema sa sabong. Gagawin namin, planchado na ang lahat. Ang problema na lang ay kung paano bintahan ang gagawin namin dito. Diyan ako papasok. Ako nga hanap ng kliyente ninyo. Tulong ko na yun sa inyo at wala akong kukolektahin kahit na isang kusing. Basta ang importante, magtagumpay kayo. Talaga? Napakabait mo pala talaga, Sandra. Nagkamali ako sa panghusga sa'yo. Salamat. At dito sa harapan, makikita ninyo, meron tayong hydrometer. Hindi ko maintindihan, pare. Parang nagbago ng trato sa akin si ma'am eh. Parang may nagawa akong mali. Alam mo, boy, marami nang nakakapuna sa inyong dalawa ni ma'am sa pagiging malapit nyo sa isa't isa. Yan tuloy, pinag-uusapan na kayo. Malamang nakarating na yun sa kanya, kaya si ma'am na mismo gumagawa ng paraan. Mali ba yun, pare? Mali bang maging malapit ako sa kanya? Eh, sa paningin ng iba, oo. Kasi amo siya, at tauhan ka lang. Pati nga sa edad niyo, ang layo ng agwat eh. At iniisip nila na may namumuong relasyon sa amin dalawa ni ma'am, ganun ba? Alam mo ba, ayokong isipin pero sa nakikita ko rin kasi, parang oo eh. Eh, ang laging laman ng isip mo si ma'am. Buboy, pare, tapatin mo nga ako. May pagtingin ka ba sa kanya? Wala namang masama rin eh. Nasa wastong gulang na ako. Nag-iisa si ma'am. Ito na ang pangmatrikula mo. Teka, Winay. Sobra-sobra ho yata ito. Kala ko ba, installment lang yung pang-tuition fee ko. Bayaran mo na lang ng buo. Inilaan namin yun na itay mo para sa inyong dalawa ni Danilo. Pero, hayaan mo. Sige na. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa at baka magising kapatid mo. Sige ba. Magandang araw, Alex. Magandang araw din sa'yo. Esperanza, ready ka na ba? Oo, naiaalis na ako kami.
Ah, sige. Anak, kung kulang yung pangmatrikula mo, humiram ka muna kay Robby. Robby, okay lang ba sa'yo kung hiram sa'yo ang anak ko? Ha? Sige po, dito kita babayaran mamaya. Hindi, Nay. Kasi kung kulang naman yung pangmatrikula ko, pwede naman yung installment yun eh. Ay, anak. Ayoko naman yung installment. Problema pa yun, di ba? Mas maganda yung buong bayad. Tsaka isa pa, huwag ka nang mahiya kay Robby. Hindi naman iba sa atin si Robby eh. Diba? Okay lang sa'yo. Sigurado ka? Oo nga naman. Masabuti ng pag-aaral na intindihin mo. Sige po, Aling Selle, mauna na ho kami. Sige. Ako na ho bala kay Esperanza. Maraming okay, salamat sa'yo. Sige po. Sige, naalis na ho kami. Bye. Bye-bye. Sorry talaga, hindi namin sinasadya. Kasi ito si First biglang nag-ayang umuwi. Masakit daw kasi tiyan niya, kaya hindi kami nakapagpaalam kaagad. Oo, pare, totoo. Ano
pare. Sige na, bumalik naman kami ng ano eh, ng restaurant eh. Tapos pag ano namin doon, sabi ng waiter, nakapagbayad ka na raw. Hindi ka naman talaga namin niloloko eh. Diba, Francis? Diba? Oo nga pala, pare. Sorry talaga. Yung namin sinasadya, patawarin mo na sana kami. Ayoko na makisama sa inyo. Pare naman, sorry na. Gusto mo palitan ko yung binayad mo doon eh. Na pare, may nagbayad din naman in-order nyo. Pare, sandali lang. Pare, sorry na nga eh. Patawarin mo na kami oh. Eh pare, masira kayo eh. Niloko nyo ako, ginawa nyo akong gago doon. Pare, nasusorry na nga eh. Nagmamakaawa na kami. Tsaka may ibibigay pala kami sa'yo. Francis, saan na ibibigay? Ito. Tol, para sa'yo, tanggabi mo. Lahat tayo, may tig-isa niyan. Tama? Tanda ng pagkakaibigan natin. Aba. Sige mo. Oh, paano? Tara na! Ibigay na ulit. Oh, tara, sakay na sa auto. Tara! Alam na ho ako. Ma'am? May problema ka ba? Wala. Sige, pwede ka nang umalis. Sige ha. Thank you.